kinarap natin sa taong 2020, naging daan naman ito para ipadama ang ating kalinga at habag sa ating kapwa. Narito ang mga naihatid na tulong at serbisyo ng DSWD Field Office 10 para sa taong 2020 sa pamumuno ng aming Regional Director, Marie-Flor A. Dulyaga Libang, at sa pagsisikap ng aming mga tauhan. Lahat ng mga batang benepisyaryo sa ilalim ng Supplementary Feeding Program ang natugunan ng Field Office 10 sa 10th cycle. Mahigit 300 na mga kliyente naman ang napaglingkuran ng 4 na centers at institutions kung saan napanatili natin ang Level 3 accreditation sa taong 2020. Natapos rin ang construction ng bagong bahay silungan na kakalinga sa mga street families at street children. Sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation, 46,814 individuals ang nabigyan ng tulong pinansyal. Umabot din sa 346 na returning OFWs ang nabigyan ng ayuda na umabot sa 1,169,000, samantalang 107 traffic persons ang nabigyan ng tulong. Siyam na rescue operations sa Interagency Task Force ang natulungan din ng Field Office 10. Nakamit ng Field Office 10 ang 100% physical accomplishment sa mga sub-projects sa ilalim ng IPCDD, Makilahok at NCDDP spillover ng Kalahi Seeds. 101.25% sa mga household beneficiaries ng sub-projects ang nakinabang na sa mga natapos na proyekto. Sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, higit 200,000 pamilya ang natulungan sa pamamagitan ng mga cash card. Lahat ng mga benepisyaryo na dapat mabigyan ng health grants at rice subsidy ay nabayaran din. Ang mga targeted regular na SLP households naman ay nakakuha ng kanilang ayuda sa ilalim ng Livelihood Assistance Grants 1 and 2. Samantalang lumagpas pa tayo sa bilang ng mga target beneficiary ng LAG na natulungan. Tinulungan ng Field Office 10 ang higit 100,000 pamilya mula sa 80 LGUs sa pamamagitan ng mga food at non-food items. Lahat naman na pamilya sa ilalim ng Risk Resiliency Program of Climate Change Adaptation and Mitigation ay sumailalim rin sa training sa pag-aksyon sa mga sakuna. Gumawa rin ng training ang Field Office para sa 137 Quick Response Team members upang palawakin ang kanilang kaalaman sa climate change adaptation and mitigation, shelter assistance at comprehensive emergency program for children. Kinilala ng Civil Service Commission ang Field Office 10 ng Maturity Level 2 of Prime HRM dahil sa kausayan ng human resource nito. Nagbigay rin ito ng tulong pinansyal para sa mga kawanin na nahawa ng COVID-19 at mga individual na naging close contact nito. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng Field Office sa City Health Office Health Emergency Team ng Cagayan de Oro at Municipal Health Office ng Manolo Fortich Bukidnon para i-monitor ang mga personaheng nagpositibo. Bukod rito, binigyan rin ng safety essentials ang lahat ng mga kawani ng Field Office 10. Dahil nasa pandemya tayo, inaalagaan ng Field Office 10 ang mental health ng mga empleyado nito. Inilunsad ang malawakang Mental and Stress Management Seminar. Pansamantalang naglapat ng alternative work arrangements sa opisina upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 virus. Lahat ng mga vacant positions ng Field Office ay napunan din. Inayos rin ng Field Office 10 ang lahat ng pasilidad nito habang ang mga sasakyan nito ay sinisigurong gumagana at maayos. Sa nakaraang bayanihan 1 at 2, nagamit ng Field Office 10 ang lahat ng pondo ng admin costs, habang ang lahat ng audit observation memorandums ay nasagot din. Natapos ng Field Office 10 ang pagsusuri sa lahat ng target household sa ilalim ng listahanan. Siniguro din ng Field Office 10 na makamit ang target sa pagrehistro, pag-accredit at pagbigay lisensya sa mga social welfare agencies. Sa katunayan, lumagpas pa sa target ang standards unit sa kanilang serbisyo. Sa target na 4 na LGUs na mag-institutionalize ng social technologies, 6 ang nag-adopt at nabigyan ng mga social technologies sa kani-kanilang lugar.
55 LGUs ang na-orient ng social technology projects at lahat ng LGUs ay naabutan din ng social marketing activities. Bukod dito, 4 na LGUs ang nakapag-adapt na ng Yakap Bayan Program, nakapagbigay ng technical assistance and resource augmentation o TARA ang Field Office 10 via virtual platform sa lahat ng targeted LSWDOs. Sa ilalim ng SAP, 100% na ng mga 4-piece cash card pantawid beneficiaries ang tagumpay na nabayaran ng field office. Nakapagtala naman ng 100% disbursement ang field office para sa mga non-4-piece at SAP AICs. Sa ilalim ng Bayanihan 1, ang Field Office 10 ang nanguna sa pag-disburse ng Livelihood Assistance Grant at sa pagpapatupad ng SAP Waitlisted. Una din ito na nakapagtapos sa payout ng Emergency Subsidy Program sa ilalim ng Bayanihan 2 sa buong bansa. Sa pagpasa ng Bayanihan 2, nabigyan ng ayuda ang mga eligible beneficiaries mula sa 35 LGUs na apektado ng granular lockdown. Nabayaran rin ang lahat ng additional beneficiaries mula sa 63 na lokal na pamahalaan. Naubos at nagamit rin ang lahat ng pondo sa ilalim ng Livelihood Assistance Grant. Nagbigay ng tulong pinansyal, sleeping kits at family food packs ang Field Office 10 sa 508 rebel returnees bilang pagsunod sa EO 70 implementation. Higit sa lahat, ang Field Office 10 ay may matatag na ugnayan sa Courts 10 at RTF LCAC 10 para sa kapayapaan at kaunlaran sa Northern Mindanao. Isang Memorandum of Agreement ang pinirmahan ng DSWD Field Office 10 sa inisyatibo at liderato ni Regional Director Marie-Flor Duliaga Libang at ng Armed Forces of the Philippines na naging daan para mapabilis ang paghatid serbisyo at programa ng DSWD sa mga LGUs. Ang MOA ang nagbigay daan para sa dagdag na storage facilities ng DSWD sa 5 probinsya. Mabigyan ng augmentation personnel ang DSWD para sa paghakot ng mga family food packs. Mabigyan ng libreng transportasyon ang DSWD sa paghakot ng mga food at non-food items. Naging kaagapay at katuwang ng Field Office 10 ang Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy at Philippine National Police sa iba't ibang programa ng ahensya, lalo na sa pagpapatupad ng Social Amelioration Program, Unconditional Cash Transfer at Social Pension for Indigent Senior Citizens. Nakikipag-ugnayan din ang Field Office 10 sa mga national government agencies tulad ng DILG, NEDA, Bureau of Customs at iba pang mga ahensya para mapahusay pa ang pagbibigay serbisyo sa mga kliyente. Naging daan din sa mabilis na paghatid ng serbisyo sa mga lokal na pamahalaan ang ginawang pakikipag-ugnayan ng Field Office 10 sa mga local chief executives at mga kongresista na siyang may lubos na kaalaman sa kanilang lugar na kinasasakupan. Hindi man sakop ng Northern Mindanao ang Marawi City, tinanggap ng Field Office 10 ang karagdagang pagbibigay serbisyo para sa mga Marawi Siege Internally Displaced Families o Marawi IDPs. Naghatid ang Field Office ng cash assistance sa mga Marawi IDPs sa ilalim ng Transitory Family Support Package at Livelihood Settlement Grant sa tulong ng Armed Forces of the Philippines at lokal na pamahalaan ng Marawi. Sa pagbibigay ng TFSP, umabot sa 100% sa target beneficiaries o 17,787 ang tumanggap mula sa most affected areas ng 14,400 at 100% din para sa mga IDPs na renters o 3,703 na tumanggap ng 35,000. Para maiwasan ang mass gatherings at mahawa sa COVID-19, inihatid ang mga ayuda sa ilalim ng Livelihood Settlement Grant sa pamamagitan ng StarPay. Sa pagpapatupad ng SAP, isang application ang ginawa ng Field Office 10 upang mapabilis ang encoding ng lahat ng mga SAC forms ng mga LGUs at mas maayos ang pagtanggal ng maling data entries. Dahil dito, hindi na kailangang may internet connection pa upang makapagtrabaho ang mga encoders ng SAC forms. Gumawa rin ang Field Office 10 ng SAP Integrated Information System kung saan napapaloob dito ang Rapid Name Matching and Deduplication Application
na siyang ginamit para sa beripikasyon ng mga potential beneficiaries mula sa listahang isinumite ng LGUs gamit ang Offline SAP Encoding App o OSAP. Dahil sa pagbabawal ng mass gatherings at pagsunod sa health protocols na yung pandemya, ang family development sessions ng Pantawid beneficiaries ay ginawa virtually sa pamamagitan ng radio program with Facebook live streaming. Ang EFDS ay ginagawa din linggo-linggo. Sinimulan ang EFDS noong March 13, 2020 na naging bahagi pa noon ng weekly radio program ng DSWD Field Office 10 na ang DSWD Karon. Naglunsad din ang Social Marketing Unit at Regional Program Management Office ng 4Ps ng isang feature writing contest kung saan tampok sa kanilang istorya ang pag-angat ng pamumuhay ng mga 4Ps beneficiaries. Lagpas sa 500 ang nagpasa ng kanilang mga entries. Kining tanan na kabot sa DSWD Field Office 10 tungod sa pagtambayayong sa among mga kaabag sa buhat. Nakahatag kini kadasig ka namo sa padayon nga pagtunol sa serbisyo nga may kaapti ug pagpangga. Ang DSWD po, ginatawag po kami silent worker. Kasi po, natabaho po kami ng 24 oras kahit ang lugar, kapangalib o kahit nasa anong oras.